It's another win for our queen. Dahil kinilala bilang Actress of the Year ng isang magazine, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. May message rin siya sa pag-arangkada sa takilya ng movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Makichika kay Nelson Canlas. Glowing like a goddess ang nag-iisang babae na pinarangalan ng Esquire Philippines sa kanilang Man at His Best Heroes and Mavericks 2024 kagabi. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, kinilala bilang Best Actress of the Year dahil sa natatangi niyang pagganap sa pelikulang Balota at box office hit na Rewind. Nakaka-proud kasi alam ko itong award na to regarding Balota. So maraming salamat sa mga huradong nag-judge at alam mo yun, nakinonsider nila ako for this award. Nagpatid din ng congratulations si Yan-Yan, kina Alden Richards at Catherine Bernardo dahil sa naabot ng Hello Love Again na tagumpay sa takilya. Magandang senyales daw ito na nabubuhay ng muli ang industriya ng pelikula sa Pilipinas. Congratulations sa kanila. Sabi ko nga, after the Balota, nakakatuwa kasi ito na yung momentum ng mga tao na talagang sumusuporta ng mga pelikulang Pilipino. Sana ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagsuporta sa kapwa natin. Ilang inspirational personalities din ang nag-excel sa kani-kanilang respective fields ang pinarangalan ng Esquire. Sa larangan ng sports, halimbawa, kinilala si 2024 Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo bilang Athlete of the Year. Hindi ko rin po siya expected na mangyayari sa buhay ko. Sobrang thankful lang and grateful po talaga. Si Lord po lahat to. Grabe po yung mga blessings po talaga na binuhos niya po sa akin. Kung pinatrending ni Carlos ang pagsuot ng cropped shirt, naka-cropped jacket naman siya sa pagtanggap ng kanyang award. Kinilala naman ang P-Pop Kings na SB19 bilang Entertainer of the Year. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Isa pang well-applauded scene ang natunghayan sa recent episode ng Pulang Araw. Yan ang torture scene ni Derek Monasterio na challenging daw kaya inabot ng 8 takes. Nagpapatuloy rin ang campus tour ng biggest family drama na ichichika ni Lars Santiago. Mahirap at mapaghamon kung ilarawan ni Derek Monasterio ang kanyang torture and death scene sa Pulang Araw. Kailangan gumawa kami ng 7-8 takes ng full force sa sigaw, sa emotion, so nakaka-drain. So ang ganda rin ng dating. Bago pa man daw kunan ng eksena, pinuntahan mismo ni Direk Dominic Zapata si Derek para pag-usapan ang kukunang mabigat na eksena na puno ng physical at emotional pain. Tinanim ko sa character ko na matatakot akong mamatay, ganun. So nung finally nandun ako sa room, nakikita ko na yung mga tali, mabilis na yung heartbeat ko nun, kinakabahan na ako. Samantala, tuloy-tuloy naman ang campus tour ng Pulang Araw, kabilang sa pinuntahan ni na Barbie Forteza, David Licauco, Jay Ortega, at Rochelle Pangilinan ang UST Angelicum College kung saan warm welcome ang isinalubong ng mga estudyante. Inimi ba to? First time nakasali rito sa campus tour ni Barbie na galing sa US vacation. Naroon din ang kanilang direktor na si Dominic Zapata at production and creative team ng Pulang Araw. Very insightful yung questions nila. And aside syempre dun sa production ng Pulang Araw, interested silang malaman sa yung preparations namin as actors, yung mga proseso namin. These are just coming from anecdotes, from stories that we heard from our grandparents, our parents, kinuwento nila. Yung mga pinagdaanan nila yun, hindi nyo mahanap sa libro yun. Kaya gusto namin maikwento. Happy raw ang cast na nakakapagbahagi sila ng kwento mula sa ating kasaysayan, mula sa mga estudyante at kabataan. Hopefully, na-inspire sila sa stories namin na before, estudyante rin kami, tapos ngayon we're doing something
good. More than anything, yung inspiration lang yung gusto kong maibigay sa kanila. Ngayong araw naman, nag-campus tour ang Pulang Araw sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, Santa Mesa, Manila. Present sa PUP, sina Dennis Trillo, Ashley Ortega, Rochelle Pangilinan at Mikoy Morales. War Santiago, updated sa showbiz happening. Hello, success! Talaga na ngang sunod-sunod ang achievement ng blockbuster hit film na Hello, Love Again. Bukod sa record as the highest first day grossing local film, gumawa rin ang kasaysayan ng pelikula matapos itong kumita ng 131 million pesos in a single day noong Sabado. As of November 18, umabot na sa 566 million pesos ang gross na kinita na sa Pilipinas ng collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures. Part niyan ay mapupunta sa mga nasalanta ng Bagyong Pepito. Good news naman para sa Global Pinoys dahil dagdag sa mahigit 1,000 cinemas worldwide ang showing ng pelikula sa Singapore at Malaysia this November 28. Sa ngayon, Hello America na ang mga bida nitong sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Touchdown LA sila para sa promotion ng kanilang movie at para sa Asian World Film Festival, kung saan closing film ang Hello Love Again na pasok sa top 10 ng US box office at may pinakamataas na opening para sa isang pelikulang Pilipino roon. We're just very happy with the performance of the film internationally, and we're just surprised, and so we're just so very blessed with the achievements that we are able to accomplish with this film. So maraming salamat po. We're very, very proud, of course, and this is a first for us as well, attending the AWFF. So the amount of support we've been getting is really, really overwhelming. Pag pumunta kami sa awarding tomorrow, nakaka-proud na bilang Pinoy, naging part tayo ng ganong klaseng event. It's an honor. Another first para kay Gabby Garcia ang dinaluhang event sa Singapore, kung saan na-meet niya pa ang ilang Hollywood stars. Sa kanyang pagbabalik bansa, gearing up for a new project na agad si Gabby at nag-ipag-bonding pa sa mga kapwa sparkle artist. Makichika kay Lars Santiago. Truly, it's the most wonderful time of the year. Bukod sa Christmas, it's just around the corner. Very excited na rin ang Sparkle Stars na mag-celebrate ng kanilang birthdays. Ang Bear Month Babies dumalo sa birthday lunch para sa mga Sparkle Stars. Naging masaya ang birthday celebration na nauwi rin sa kantahan. Kabilang sa mga nag-perform at nakisaya, sina Gabby Garcia, Isabel Ortega, Christopher Martin, Rojun Cruz, Betong Sumaya, Garrett Bolden, at Muriel Lomodilla. Ang saya to see everybody. Bihira lang kami magkita-kita ng isang araw na walang trabaho. Happy ako to celebrate it with all of them. Kagagaling lang ni Gabby sa Singapore, kung saan dumalo siya sa event ng isang top international fashion house. Hanggang ngayon nga raw ay may hangover pa rin siya, so one of a kind experience. Ever since talaga gustong-gusto kong maka-attend sa mga events nila, and finally it happened in Singapore. So I met so many people. I met si Becky Armstrong nandun, si David Beckham. Nakakatuwa kasi you're able to talk to them and they're very approachable and parang everybody's just really there for the fashion. Ngayong nakabalik na si Gabby, magsisimula na siya sa bago niyang acting assignment. I'm really excited. I'm ready to go back to teleserye and excited kasi it's a new genre that I'll be doing. Looking forward na rin daw siya sa mga artistang makakasama niya. Karamihan sa kanila, first time ko makakatrabaho, pero we've been friends for such a long time, so finally, eto na. Pinaghahandaan na rin ni Gabby ang padating na Pasko at mukhang katulad ng mga nagdaang taon, isa siya sa mga magkukumahog sa Christmas rush. Always naman yan, lagi akong, it's a season of giving, so lagi ako namimigay talaga pag Pasko. At sinasamahan ka naman ni Khalil. Of course, kailangan niya ako sumahan.
Lar Santiago, updated sa showbiz happenings.